Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sinimulan ng paluwagin ang Mabuhay o Christmas Lanes na alternatibong ruta papunta sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kaya naman, ang mga sasakyang nakabalandra, pinato o kaya'y tinikitan dahil sa pinapasikip po daw nito ang daan. Binaklas din maging mga strukturang lumagpas na sa kalsada. Mula sa Pasig, may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, Connie Raffi, sabi ng MMDA, sapat na raw yung pakiusap at paalala na kanilang ibinigay sa publiko na nagsasabing bawal na pumarada ang mga sasakyan sa mga kalsada. Kaya naman, simula ngayong araw ay tinutuon na nila yung kanilang paalalang yan. Kasi kanina, tinuon na nila yung mga ibang sasakyan, lalo na yung mga nakahambalang na mga sasakyan, particular doon sa mga Mabuhay lanes o yung Christmas lanes, lalo pat papalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Ngayong araw pala, in fact, ay at least pitong sasakyan na ang kanilang na ito at diretso na yan dito sa impounding area ng MMDA. Ano? Binagtas kanina natin ng MMDA at ng HPG ang mga kalsadang sakop ng routes 1 and 2, tinatawag ng Mabuhay lanes o yung Christmas lanes, kasi raw hindi masyadong ma-maximize yung mga kalsadang ito dahil nga dyan sa mga nakahambalang na mga sasakyang yan. Hindi tuloy na iwasan, Raffi and Connie, ng mga ilang residente na magreklamo kasi hindi naman daw sila nasabihan na bawal nang magpark dito simula ngayong araw. Pero giit ng bagong chairman ng MMDA na si Emerson Carlos, matagal na raw itong pinapaalala sa kanila, and in fact, sapat naman na raw yung pakiusap na ibinigay para sa kanila para alisin na yung mga sasakyan nila. Kanina naman sa West Avenue sa Quezon City, ang nangyari, merong mga karinderya at iba pang mga billboards na pinagbabaklas, ano, kasi lumalagpas daw ito doon sa kalsada. So muling giit ng MMDA, itutuon nila mga sasakyan na yan araw-araw mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. kung kailan rush hour. So sa ngayon, nandito tayo sa impounding area ng MMDA. Nandito ngayon yung karamihan sa mga billboards na nakolekta na kanina mula pa sa clearing operations na isinagawa nga ng MMDA at ng HPG. Ito kasama na yung mga ibang sasakyan at ang sabi nila hindi raw sila mangingiming ipagpatuloy yan sa araw-araw at bukas daw may panibago silang clearing operations hanggang sa hindi matuto o hanggang sa matuto rather yung mga tao na dapat huwag mag-park ng kanilang mga sasakyan sa mga kalsada. Raffi, Connie. Rida, yung mga nagre-reklamo na hindi raw nila alam na bawal mag-park doon sa kalsada, yun ba? May maliit ba silang parking area o talagang kalsada yung kanilang pinaradahan? Nakakapagtaka naman kung sasabihin nilang hindi nila alam na bawal mag-park sa mismong kalsada, Rida. Alam mo, Raffi, iba-iba yung mga dahilan nila. Merong kanina nagdahilan na sabi niya, oo, wala raw siyang parking sa loob ng bahay. So yung katapat na kalsada na lang daw yung kanyang pinaparkingan. Yun namang iba, sinabi na meron daw. Pero nga lang, para mas mabilis umalis, lalo pat araw-araw pumapasok. Kaya doon na lang daw muna. Hindi raw nila alam. In any case, ang sabi nga ng HPG, yung ignorance of the law daw is not an excuse. So kaya ito yung mga kasama kanina dun sa mga iba pang billboards din na nakahambalang sa kalsada na pinagdadampot na rin nila. So ang mangyayari ngayon, mas magagastosan sila dahil kailangan nilang kuhanin dito yan. Merong 1,500 pesos na fee, Raffi. Sana nga masustain ito. Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.